Hi guys, welcome to my channel. This is Chris J, and today we're going to be talking about supplementation. And ituturo ko rin kung paano gumawa ng protein shake. Bago yan guys, tanungin ko muna kayo. Ano nga bang tinatawag na supplement? Supplement, kung sa Tagalog ay pagpuno. Ano nga bang pupunuin? Ayon sa natutunan ko sa mga coach at sa mga kapwa ko nagbubuhat, meron daw tayong protein daily requirement na kailangan natin matarget kada araw. So, ang kailangan daw targetin ay 1 gram of protein per pound of body weight. Halimbawa, ako ay tumitimbang ng 165 pounds. Ibig sabihin, kailangan ko ng 165 grams of protein. So, paano ko makukuha yun kung sa pagkain lang ako aasa? Napakaraming pagkain nun. So, kailangan natin ng supplement. Dahil ito ay, halimbawa, itong ginagamit ko ay Active Whey Protein galing sa atlinutrition.com. Kada scoop nito ay meron kagad 24 grams of protein. Halimbawa, kung mag-take ako nito ng before and after, meron kaagad akong 48 grams of protein. So, madali kong matatarget yung daily requirement. Yung daily requirement ko ng proteina. So, kailangan talaga ng protein. At isa pa, ang kagandahan nito, madaling ma-absorb ng ating kalamnan o ng katawan. Hindi kagaya ng pagkain na kailangan pang i-digest. Kasi meron tayong tinatawag na anabolic window. Ano naman ang anabolic window? Ang anabolic window ay pagkatapos ng workout, meron kang 45 minutes na maluwag yung daanan papuntang kalamnan mo. Halimbawa, ikaw ay nagkaroon ng nag-chest workout ka. Pagkatapos ng workout mo, meron kang 45 minutes na maluwag yung daanan papunta sa chest mo. So, kailangan mo kaagad mag-take ng protein para mas mabilis kang mag-improve o lumaki. At nangangailangan ng protina na madaling ma-absorb ng katawan. Kasi kung sa pagkain pa, i-digest mo pa yun eh. So, matatagalan. Hindi naaabot sa 45 minutes sa anabolic window. Pero don't get me wrong guys, kasi meron ka namang, pagkatapos ng workout mo, meron kang 36 hours. What? Para i-repair mo yun. Ibig sabihin, pagkatapos ng workout, magre-rest ka. Dahil, meron namang, sinasabi na, muscles grow during recovery. Hindi ka lumalaki dun sa gym. Nagano ka lang, ni-breakdown mo yung muscle mo sa gym, tapos, sa pagpahinga mo, sa recovery, o recuperation time, dun ka lalaki. So, kailangan mo matarget yung protein daily requirement mo. Pasensya nga pala, nahihirapan ako mag-explain. Kasi hindi po ako Tagalog, isa po akong waray. Pero paalala lang guys, hindi porket nakasupplement ka at nagbubuhat ka, lalaki ka kaagad. Hindi ganun yun. It takes time. Kahit nga yung mga nagtuturok eh, it takes time eh. Pero hindi ako kumukontra sa mga nagtuturok, sa mga na gumagamit ng mga roids. Kasi sumasali sila sa mga kompetisyon. Talagang mabilis yung paglaki nila. At yung paglaki nila, walang limitasyon. Lumalaki ng lumalaki. Sobrang, yung parang iniukit. Parang inukit na kahoy. Bato-bato. Yun talaga yung mga nakaroids. Pero sa mga kagaya natin na natural, kailangan talaga natin mag-devote ng time. Kasi mas matagal tayo mag-improve. Pero kung hindi mo alam yung ginagawa mo, talagang matatagal lang ko. Yung worst case scenario pa niyan, hindi ka talaga mag-improve. Marami akong nakikita, no offense intended mga bro, pero okay yan dahil importante yung iba naman kasi yung mga goal eh. May iba na gusto lang magpa-healthy. At yun naman talagang dapat, yun ang importante, lalo na sa panahon ngayon, sa panahon ng pandemya, kailangan malusog yung pangatawan natin, malakas yung resistensya, yun ang importante. Susunod na lang yung pagganda ng katawan, katagalan na yan, importante talaga, malusog tayo. So yun guys, ipapakita ko na kung paano yung aktual na paggawa ng protein shake. Sa totoo lang, madali lang to at alam ko karamihan sa atin, marunong man ito. Ito ay para lamang sa mga hindi pa alam kung paano gawin yung protein shake. Sa mga nakakalam na, okay lang, mag-scroll kayo. Salamat sa oras na ginugulo dito. Okay, pero bago yung bibili muna ako ng yelo at saka saging. Okay lang kahit anong flavor ka, pwedeng mangga, apple, pero mas gusto ko yung saging kasi hindi siya masyadong matamis. Yung mangga kasi sobrang tamis. So yun,
Bili muna ako ng yellow at na saging kasi nasira yung refrigerator namin. Wala tayong yellow. Bibili muna ako sa palengke. So balikan ko kayo mamaya, guys. Bili muna ako ng saging, guys. Palengke. Saging. Maka na yung dalawa. Dalawang saging lang. Then, whey protein. Pwedeng dalawang scoop, pwedeng isa lang. Ako gusto ko isa lang eh. So, isang scoop. Magtitipid ako. Mahirap ang pera ngayon. So, kagaya ng sinabi ko kanina, pwedeng before and after. So, bali, nag-workout ako kanina. Actually, hindi ako nag-take ng ano. Protein shake before mag-workout. So, after workout, dapat kasi may hinanda ka ng ano, may hinanda ka ng protein shake bago ka pa mag-workout para pagkatapos mag-workout, makainom ka agad. Kaagad. Since nag-vlog ako, hindi ko na sunod yun. Pagkatapos ko mag-workout, matagal bago ako makainom nito dahil bumili pa nga ako ng ano, dahil bumili pa ako ng saging at saka yung yelo. So, yun guys, tatakpan natin. Ay! Kailangan lagyan natin ng konting tubig. Wala ko ng tubig. Tapan natin. So guys, iharap ko yung camera dun. Ayusin ko muna. Kasi yung saksakan namin yung outlet nandun pa eh. Oh,
So ayan po na ang ating protein shake. Makikita natin para siyang ano, para siyang ice cream. So yun, sa pinakita ko kanina, hinalo-halo ko lang yung yellow, yung dalawang saging, at saka one scoop ng whey protein. Pero may iba na nilalagyan pa nila ng kung ano-anong mga flavor. May iba na nilalagyan pa nila ng egg white. Pero para sa akin, okay lang ako dito. Pero minsan, nilalagyan ko din ng egg white para mas maraming protein niya. So guys, karagdagang kaalaman nga pala. Tensya na din ako makapagsalita. Nalamigan ako. Karagdagang kaalaman. Huwag niyong iiwasan yung carbs. Kasi yung iba, iniiwasan yung carbs o puro protein na lang. Base sa natutunan ko sa isang kaibigan ko na coach, yung carbohydrates kapag nag-workout ka, kailangan mo yan as fuel, enerhiya. Kasi kung wala yan, yung gagamitin mo bilang enerhiya, yung kalaman mo mismo. So, importante na meron tayong carbs. At saka, bumababa daw yung testosterone natin kapag kulang tayo sa carbs. So, ang testosterone, alam naman natin ang papel na ginagampanan niya. Yan ay sex hormone ng mga lalaki, sa ating mga lalaki. So, mayroon niyang impact sa paglaki ng ating muscle. Kung kulang tayo sa testosterone, hindi lalaki ang ating kalamnan. Di ba nga yung iba nagpapasurok pa ng testosterone para mataas yung testosterone level. So, yun, kailangan din may carbs. Huwag iwasan ng carbs. Siguro, pwede na yan kung magka-cut ka na, kung magbabawas ka na ng taba, katawan. So, yun guys, sana may natutunan kayo. Maraming salamat sa panonood sa video na to. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and hit the notification bell sa baba para updated kayo sa mga vlogs ko. So, yun. Maraming salamat ulit. God bless. Keep safe. Stay at home. More games.